Maraming kwento sa likod ng martial law. Ang marami, pang-abuso ang naaalala nung panahong ipinatupad ito. Pero meron din namang naaalala ang pakinabang ng martial law sa ating bansa. Ang pinagdaanan ng ilang personalidad na naranasan ang martial law tampok sa GMA News TV documentary na 1081. Tunghayan ang ilang bahagi ng aming dokumentaryo sa report na ito. Sa loob ng halos isang dekada, ang mga salita ni Pangulong Ferdinand Marcos ang naging batas sa Pilipinas. Dahil sa pinirmahan niyang Proclamation 1081, nagkaroon siya ng kapangyarihang kontrolin ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Pero ito rin daw ang naging dahilan kung bakit nayurakan ang karapatan ng maraming mamamayan. Ang mga hinihinalang kaaway ng gobyerno mula miyembro ng simbahan hanggang estudyante at guro, inaresto. Tulad ni ngayon Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales, isa siyang guru noon na dinakip at pinahirapan. Sinali ni wires dito tapos lahat. So buong katawan mo kinukuryente nila tapos ginaganon yung battery. Talagang sisigaw ka. After that, tapos sexual molestation yan ha. Tapos tinapon ka sa isang lugar, doon sa isang sulok. Sa Pasig yan eh, may safe house. Ang tawag nila safe house. Tawag ko diyan torture chamber. Kasi din sila nagtotorture. Tapos they would get the songs, patriotic songs, no? Yung ang tungkol sa pagmamahal sa bayan, tutugtugin nila sa iyo. To haunt you, to taunt you, to mock you. Napaka yun, dehumanizing yun. Marami ang katulad ni Rosales na dumanas ng hirap dahil sa paninindigan. Pero sa kabila ng madilim na imahe ng panahon ng martial law, may ilan din namang nag-aangat sa rehimeng Marcos. Ang pamumuno raw noon ni Marcos ang nagtulak para makilalang Pilipinas sa buong mundo. Si Rudy Cuenca, itunuturing ng ilan na Marcos crony o mga kaibigang pinaburan umano ng husto ni Marcos. Pinamunuan niya noon ang Construction and Development Corporation of the Philippines na nagtayo ng iba't ibang imprastruktura, gaya ng North at South Luzon Expressway, ang Nooy Manila International Airport na ngayon Ninoy Aquino International Airport, at ang San Juanico Bridge, ang pinakamahabang tulay sa bansa na nagdurugtong sa Samarat, Leyte. Kapag sinabi po yung pangalang Rudy Cuenca, ang palaging kakabit nun ay yung salitang crony. Specifically, crony ni Marcos. Anong reaksyon niyo po dito? Kayo po ba talaga ay crony ni Marcos? At proud crony ni Marcos? Matagal na akong pinaparatangan niyang pangalang crony. Ang sagot ko naman sa mga tumatawag sa akin noon, kako, crony ako, meron naman kong ginagawang ginagamit ninyo. Mm-hmm. O kayo naman, ano nagawa niyo, nagagamit ng tao? Ang kanilang mga karanasan, magkasalungat man, parehong makapagbibigay sa atin ng ideya kung ano nga ba ang naranasan ng ating mga kababayan noong umiiral pa ang batas militar. Balikan ang pinagdaanan ng iba't ibang personalidad na lubos na naapektuhan sa pagpapatupad ng proklamasyong sinasabing nagbusal sa bibig ng maraming mamamayan. Ang mga kwento noong martial law sa espesyal na dokumentaryong 1081. Tutukan bukas, Sabado, September 22, 8:45 ng gabi sa GMA News TV.